Good morning, everyone. A wonderful day para sa ating lahat. Ako po si Jocelyn Balmonte. From Nueva Ecija po ako. At more than 10 years na po ako, gaya ni Miss Beth, ay taga Marikina. More than 10 years na po ako nandito. Ako po ay simpleng may bahay. Wait, may lumabas. Ako po ay simpleng may bahay. Pag sinabi ko simpleng may bahay, ako po yung tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay, tagahatid sa aking mga anak, sundo sa school, tagaturo, ako po yung tutor nila. So, yung mga nanay, nakaka-relate yan. So, basta anything na may kinalaman sa bahay, ako po ang manager. Miyembro din po ako ng mga ninenervyos tuwing darating si Judith. Ito po yung Judith, yung due date natin sa kuryente, sa tubig, yung renta sa bahay, di ba? At yung mga ibang gastusin natin. At ako po ay mayroon ding anak na sakitin. Naipamana ko sa kanya yung aking sakit na hika. Kaya weekly, ang dinadalo po namin lagi ay doktor at ospital. Pero ang good news dito, na-introduce sa akin yung Health Wealth Green Barley, year 2008. To be honest, hindi ko po ito pinansin. Hindi po ako naniwala agad. Siguro dahil wala din akong extra budget para pambili during that time. Kaya siyempre ayoko. Kaya lang dahil binalik-balikan po ako nung nagbebenta, para pagbigyan, bumili na lang po ako ng 2 bote. Little did I know na yung 2 bottles pala na yon, ito po yon. Yung 2 bottles pala na kinuha ko na yon, yung pala yung simula ng pagbabago ng buhay ng aming pamilya. Naging maganda po yung epekto nito sa aking anak. So dati, weekly nga, nagkakasakit siya. After 2 bottles, ang una ko napansin, 1 month na, wala pa rin siyang atake. So yun yung from nagka-interest ako na pwede ko siyang ituloy-tuloy. So ang ginawa ko, dahil walang budget, from user, naging pusher po ako ng Health Wealth Green Barley. Nagsimba po ako. Ginagawa ko to araw-araw. Gamit ko lang po flyers. Tumatambay ako kung saan matao. 8 a.m. hanggang 11:30 po yan, ginagawa ko yon Monday to Friday. Ang nangyari, ang goal ko lang po during the time is makabenta ng 4 bote kasi pag nagawa ko yon, assured ako na may libreng maiinom yung anak ko at mayroon pa kaming pambili ng bigas at saka ulam namin. So yung day-to-day lang po yung buhay namin. So ang nangyari, sa 4 bottles na yon, naging 7 bottles, naging 10 bottles, hanggang sa dumating na po yung point na every 2 days, nauubos ko yung isang package. At yung mga nabentahan ko, kasama ko na rin sila na nagbebenta. Hindi ko na malayan, lumaki-lumaki yung cheque namin. 2 po yung account namin dito sa company. Isa po yung kay Bong, isa yung sa akin. Yun po yung account namin na yung chumicheque, kumikita siya. Diretso, lahat ng chineke namin sa company, dinideposito ko po ito sa banko. At ang ginagasta ko lang po yung kinikita ko doon sa retail. At saka yung points. Pag matagal na po kayo dito, maano nyo, merong points kayong naiipon na pwede nyo ikuha ng other products at pwede nyo pa rin ibenta siya. So doon po nanggagaling lahat yung ginagasta namin sa araw-araw. Hanggang sa umabot siya ng almost 2 million. Kailangan ko nang sabihin kay Bong kasi hindi po niya alam na may pera na kami. So kailangan ko nang sabihin sa kanya kasi lumalaki na siya. At nung pinakita ko sa kanya, syempre natuwa kasi akala niya mahirap pa rin kami. Ang nangyari po noon, after a week, eto na, bumili po kami ng sasakyan. Dahil medyo malakas na po yung kinikita namin. Ayan, kung nakita niyo po yung cheque na yan, sa akin pa lang yan. Pero dahil si Bong po yung upline ko, times 2, yun po yung napupunta sa kanya. Siya talaga yung chumecheque.
So nakabili po kami ng sasakyan. Nailipat ko sa private school yung aking mga anak. Health po lahat ang nakapagpaaral sa anak ko, nakatapos po sila. At yung natira doon sa pinambili namin ng sasakyan, ininvest po namin ito sa bonds. Tapos kumuha po ako ng insurance. Kada maipon yung cheque, bili, hanggang sa nakabili na po kami ngayon ng lote na yung plano namin sanang tayuan ng bahay namin. Pero dahil nakuha ng Ayala Mall, yung sa metapat namin, tinayuan ng mall, hindi na po kami nagtayo kasi po naging commercial yung lupa. At ito po ay naging dagdag ulit na income, passive income para sa amin. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi dinala kami sa kumpanya, ang Health Wealth International Corporation. Na kumbaga siya po yung kumpanya po natin, siya yung nagsilbing sumuporta sa pamumuhay namin, sumuporta sa aral ng mga anak ko. Naibigay ko sa kanila lahat yung mga gusto nilang matutunan. Doon po kami gumasta talaga, yung ma-improve yung mga skills nila. Nag-aral ng piano, nag-aral ng gitara, nag-voice lesson. May nag-training na sa sports, nag-aral din siya doon. So, yun po yung ginastahan namin. Talagang talagang nagpapasalamat po ako sa Health Wealth dahil dumating po itong pagkakataon na napailalim tayo sa pandemya na to, na hindi tayo makalabas, limited yung galaw natin. Pero hindi na po ako ninenerbios na wala akong ipapakain sa anak ko, na wala akong gagastahin. Dahil naihanda po namin yon, nakabuild po kami ng passive income, kaya kahit nasa bahay po kami, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok ng pera sa amin. So, hindi po kami nag-alala doon. Now, ang gusto ko pong iwan sa inyong lahat ay move on na po tayo. 5 months is enough na maupo tayo, maghintay. Wala pong nakakaalam sa atin kung kailan ito matatapos. So, piliin po natin na i-reinvent natin yung sarili natin at i-improve natin yung ating skills. Gaya nito, yung pakikinig natin sa mga presentations nito. And then, i-adapt po natin. Ito na po yung new normal of living natin. Ang kumpanya po natin, ang Health Wealth, ay nagbukas ng opportunity via Zoom webinar. Ang gagawin na lang po natin ay mag-invite. Mag-join tayo, makinig tayo, mag-invite tayo. At sa Health Wealth po, tuloy-tuloy po ang serbisyo. Tuloy-tuloy ang negosyo. Kumbaga, pwede tayong kumita kahit nasa loob tayo ng bahay. So, ang lang gagawin, tiyaga-tiyaga lang po at mag-join po tayo. Maraming salamat po.